Palang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Kuya Mail. Yan, nandito po tayo sa ating pinuntahan ngayong umaga na ito. Pagkatapos po natin doon sa Kila Christian, dito po tayo nagtuloy. Ito po ay nakita natin dito sa Barangay Paracale. Yan, Barangay Paracale. Isa pong mag-aama na nakakalunos ang naging sitwasyon sa buhay. So, nandito po ako ngayon kung saan sila nakatira. Ayan, nandito po ako. Ayan, samahan niyo po ako. At talaga pong hindi ko ma-imagine mayroon tatlong batang maliliit pagkatapos ganito ang kanilang sitwasyon. Ayan, shout out po sa lahat po ng mga hindi pa po nakasubscribe kay Kuya Mail. Ayan, subscribe po natin Kuya Mail. At siyempre, Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalinga Prab. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi pa man, yan, sana po i-subscribe niyo po ako at i-follow ang aking Facebook page. Yan. Maraming maraming salamat po. Ang Facebook page ko po ay Kuya Mail. Kuya Mail lang din po. Yan. Okay, tara po, puntahan natin yung mag-aama na talaga naman pong nakakalunos ang kalagayan sa buhay. Okay, mga kalingap, mga ate, mga kuya, mga ka-OFW. Eto na po yung kanilang tahanan. Kung makikita nyo po, meron pong naka-file na hollow blocks. Pero hindi po tapos. Hindi po tapos. So, ayan po. At ang tanging bubong po ay yung mga bubong na pinaggamitan. Butas-butas din po. Butas-butas. So, ito po yung kanilang tahanan. So, tara, pasukin po natin. Okay, mga kalingap, ayan po, tara, pasukin po natin ang kanilang tahanan na walang pinto, walang bintana, tanging bubong na yero na butas-butas, na sa palagay ko po, ito po ay nahingi lamang at mga kahoy na ritaritas na pinagdugtong-dugtong para lang po maikabit ang kanilang bubong. Tara. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ayan. Ayan, ito po sila. So, ayan, ito po yung kanilang bahay. Kita niyo po yung yero. Ayan, puro butas-butas po yan. Ayan, at pagkatapos po, yung yero, pag-ubulan, ang bagsak din po, dito rin po sa loob ng bahay. Ayan. Ayan po ang kanilang sitwasyon. Ito lang pong maliit na to. Siguro po, mga 4x4. Tama, no? 4x4 lang ito. 8 feet by 8 feet, mga ganyan ang laki. So ayan po ang mga anak ni Kuya. Ayan. So ayan. Kuya, ilang taong ka na po? 42 po. 42, batang bata. Ayan, ilan ang anak mo? Siyam po. Siyam. Malamig dito? Malamig naman po. Ay, kaya pala. Siyang open kasi, yan, puro open, walang pinto, walang, maski yung pintuan ay walang ano, walang saraduhan, pati bintana, walang bintana. So, ayan kuya, nasaan ang agong mo? Nasa ano na po, Maynila, may asawa ng iba. May asawa ng iba, iniwan sa iyo yung siyam na anak ninyo? Ay grabe, paano mo silang binubuhay? Yung isa mula, iba, ampun. Kaya bali ano lang ito, walo. Walo? Lahat nandirito sa'yo? Yung isa, nasa Maynila naman yung isa, kinuha. Okay. Kaya ito naman sa akin. Bali, two, four, five, anim. Anim po. Yan. Ito po yung ano, ito po yung mga anak ni, ano pangalan mo kuya? Anacito M. Palmero po. Anacito Palmero. Yan. Yan po. Nasaan na yung dalawang babae? Ba't kayo nasa likod? Tayo kayo. Yan, yan po, napakagaganda naman ng anak mo. Magaganda naman pala itong mga anak mo. Ano po? May boyfriend na kayo? Wala po. Oh, akala ko may boyfriend na kayo. Huwag kayo magbo-boyfriend, ha? Tingnan nyo si papa nyo, ha? Tulungan ninyo. Yan, yan si Kuya Aniceto, no? Tama ba? Oo. Kuya Aniceto. Anong pang-tawag sa'yo dito? Wawi po. Ha? Wawi. Wawi. W-A-W-E-Y. Huawei. Yan.
Siya po si Kuya Wawi na lang ang tawag natin sa, niya, sa kanya, Kuya Wawi. Ayan mga kalingap, nakita niya po. Ito lang po ang sitwasyon ng mga ano nila. Ayan, nakita niya po pati yung mga baho, yung baho na kanin, nakaganyan lang po dyan. Ayan po. Ito po yung kanilang tahanan. Kaninong lupa ito? Sa amin na rin po ito. Ah, sa inyo? Ayan, okay, nakita niya po. Ang tanging trabaho mo lang ay? Nagko-construction po. Construction. Pag walang construction, laot. Laot. Pag walang laot, minsan nasa balunan. Nagbabalon, yun lang. So, kung wala yung mga yon, tambay po. Tambay, wala. Wala pa paano ang pagkain? Ay, kung saan po, minsan na, ano sa anak ko na hingi, sa nagbibikir kong anak. Meron kang anak, panganay? Lalaki. Lalaki. So, yun lang ang nakakatuwang mo. Eh, siyempre, nagbe-bakery, hindi naman ganun kalaki rin ang sweldo nun. To, saan nakatira yun? May asawa na? Wala pa po. Saan nakatira yun? Doon po sa stay-in lang po siya sa bakery. Naka-stay-in. Naka-stay-in siya sa bakery. So, ilan taon na yun? Mga ano po, ilan taon? Sige, ano mo? 18 po. 18? Nagtatrabaho na. So, grabe po ang, ano, grabe ang sitwasyon nila, no? Kasi laki ko lang din. Kasi laki mo lang? Anong trabaho niya sa bakery? Ano lang po siya, yung helper. Ah, helper. So helper, maliit lang ang sinasahod nun. Ito mga ito, nag-aaral. Ito lang po nag-aaral, saka ito. Ito yun? Hindi na. So itong tatlong lalaki, hindi pa nag-aaral? Ito po dati nag-aaral, dalawa, nagtigil na. Bakit nagtigil? Yung mga... Nag-alis po yung mama namin. Ha? Kami ano? Nag-alis po yung mama namin, kaya po kami napatigil. Nag-alis yung mama niyo? Grade 10 na po sana ako, nagtigil po ako ng tatlong taon. Grade 10 ka na, sa nagtigil sa iyo? Nagpatuloy po ako ngayon, grade 7. Grade 7? Pati din po ito. Ah, okay. Okay, anong pangalan mo, Iha? Annabelle po. Annabelle, ikaw? Princess po. Princess. Yan, ano naman ang pakiramdam nyo nung iniwan kayo ng nanay nyo? Masakit po. Masakit? Bakit masakit? Kasi po iniwan kami. Tapos po yung mama namin, iba na po yung kinakasal, hindi na po kami. Pinabayaan na kayo? Po. Tapos hindi niya naman, hindi man lang niya naisip yung pag-aaral ninyo? Siya nga po. Siya nga gusto po namin magtapos para po, gusto din po namin pinakayos. Ikaw, Annabelle, bakit ka naiiyak? Ha? Bakit ka naiiyak? Naalala ka lang. Naalala mo yung? Ano naalala mo? Ha? Ano naalala mo? Ha? Hindi ka ba, galit ba kayo sa mama niyo? Medyo po. Kasi po, iba na po yung ano niya. Pamilya niya? Pero tatanungin ko kayo, dapat ba kayong magalit sa mama niyo? Hindi po. Bakit? Kasi po mama pa rin po namin siya. Mama pa rin ninyo yan, totoo yan. Tandaan ninyo, kung ano man ang nagawang kasalanan ng magulang ninyo, magulang niyo pa rin yan. Hindi kayo magiging tao kung hindi dahil sa magulang ninyo. So kahit na nakagawa ng kasalanan ng magulang ninyo, kailangan niyo pa rin magpasalamat dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi kayo Annabelle ngayon at ikaw, Princess. Princess. Diba? Tama? So, nakagawa ng kasalanan ng nanay niyo, eh, kagustuhan niya yon. Pero nanay niyo pa rin siya. Kahit na ano pang gawin ninyo, pagbalibaligtarin niyo rin ng mundo, nanay niyo pa rin siya. Sa kanya kayo lumabas. Tama? So, pagdasal na lang natin siya na sana na maging maayos ang buhay niya, sana, hindi niya gawin yan sa mga magiging anak niya sa mga susunod na panahon. Yan ginawa niya sa inyo. Kayo, ang payo ko sa inyo, magpakatatag kayo. Kung may pagkakataon na makapag-aral kayo, mag-aral kayong mabuti. Magkaroon kayo ng pangarap. Tuparin niyo yung pangarap niyo. Tama? Ayan, ngayon na yan na napapanood tayo ng kung saan-saan tayo napapanood ngayon sa iba't ibang bansa. Yan na manawagan kayo.
lang po kami sana po matulungan po kami sa pagpaayos po ng bahay. Sa pagpaayos ng bahay opo, ninyo? Para po dito na po kami natulog, para po hindi na po kami nakikitulog sa ibang bahay. So, ibig sabihin, nakikitulog pala kayo sa ibang bahay? Opo. Saan? Paano? Ano, buti, anong kapalit? Paglalaba po, tsaka po pag-uugas, paglilinis po ng bahay. Ibig sabihin, nakikitulog kayo, pero ang kapalit noon, naglilinis kayo ng bahay at naglalaba kayo, pinaglalaba nyo sila. So, sa ilang taon ka na? 16 po. 16? So, napakabata mo po. Maliit ka lang. Ayan, eh. Ikaw naman? 13 po. 13, ganun din. Nakikitulog ka rin. Apo. Saan kayo? Malayo po kami. Doon po ako, tapos doon po siya. Ikaw naman, ano kapalit naman sa iyo? Ganun rin po. Naglilinis ka rin at naglalaba. Ano yun, tuwing araw-araw yan ginagawa ninyo? Araw-araw po. Araw-araw? Ilang taon ka na? 13? Apo, magpo-14. Magpo-14 kailan? June po. June, malapit na. Imbitahin mo ako ha. Ayan. Yan mga kalingap, mga ate, mga kuya, mga ka-OFW. Yan narinig po natin ang pahayag nitong dalawang bata. Na kung bakit hindi sila dito natutulog dahil nga sa sitwasyon po ng kanilang bahay. Yan, nakita niyo naman po yung bahay nila. Yan, pati po yung flooring. Dito po tumatagas yung tubig at nabaha po dito. Nabaha, tama ba? Nabaha. Opo, malapit lang po dyan yung... Malapit yung ilog. Opo. So, ayan, sana po, yan, mga kalingap, mga ate, mga kuya, makasuporta po tayo sa pamilya ni Aniceto, ni Huawei, ni Kuya Huawei. Ayan. Ayan, Kuya Huawei. Yan, yung sinabi, yung narinig mo naman si Rambi, siguro yung sinabi ng mga anak mo, anong pakiramdam mo? Ayos, magaling naman po ang mga sagot. Ayos naman. Hindi, ano ang pakiramdam mo na nakikitulog sila sa murang edad, pinaglalaba sila, pinaglilinis sila ng bahay, para silang kasambahay? Eh ano naman po, mga sariling tao rin naman po ang ano niyan, tinutuloyan po, mga sariling tao. Ang mga kamag-anak. Yan, eh. Siyempre, maski na, ibig ko sabihin, kawawa naman, di ba? Kawawa. Oo. Dahil imbis na sila magkakasama, magkakapatid dito, yan, masaya sila pagkatulugan na, eh, magkakahiwalay sila sa gabi. Naintindihan ko yan dahil sa kahirapan, nakita ko naman ang sitwasyon mo. Hindi naman natin, hindi naman kita masisisi pagdating sa ganyan. So, yan, maraming nakakapanood sa atin, Huawei. Oo. Yan, sige, manawagan ka. Yan naman po, kuya. Ikaw. Nag-ganyan na, why? Sige lang. Yan naman po, kuya, paano nyo? Sige lang. Hindi mo pa paano nalawagan ka na po. Oo. Nananawagan po sana ako na matulungan din sana po ninyo kami. Para makawin ko. Para magsama-sama na kami itong pamilya ko. Para magsama-sama na kayo. Yan eh, ano naman ang pakiramdam mo sa ginawa ng asawa mo sa iyo? Ay, masakit po. At iniwanan kami. Siyempre masakit din po. Pero nakakaano rin naman po, kaka-raos-raos. Bali wala na sa akin. Baliwala na siya. Ang at kasama ko yung mga anak ko, ayos na. Importante, magkakasama kayo. Nakakakain naman kayo. Siya po. Diba? Mapalaki ko lang po ito, ayos na sa akin, mga anak ko ito. Ayan eh. Ayan. Ako, alam mo na biglang dinurog ang puso ko sa sinabi nitong dalawang anak mo. Kasi nga, siyempre, para lang may matulugan, dahil nga babae sila, eh, nakikitulog sila sa iba-ibang bahay. At siyempre, may kapalit yun bilang pagpapasalamat. Gumagawa sila ng mga gawaing bahay doon para hindi naman sila pabigat. Oo. Tama? Siya po. Ayan. And, so yun, mga kalingap, mga ate, mga kuya, mga ka-OFW. Yan, meron pa po siyang tatlong anak na hindi nag-aaral. Yan, si Annabelle at si Princess. Yan,
pagpatuloy nyo lang, Annabel Princess. Yan, sige, nandito dito si Kuya Mail. Yan. Titignan natin kung anong paraan ang magagawa ko para makatulong ako sa inyo. Dahil ako maski ako, naintindihan ko ang tatay nyo. Kung ako yung tatay nyo, hindi ako papayag. Kaya lang, sa lugar ng tatay nyo, wala naman siyang magawa. Dahil nga, nakikita nyo naman yung sitwasyon ninyo sa buhay. Napakahirap. No? Ako, bilib ako sa inyo dahil matatag kayo. Yan. Pero tandaan nyo, yung pinayo ko sa inyo, kahit na anong gawin nyo, huwag kayong mamumuhi sa magulang ninyo. Magulang nyo pa rin yan. Tama. Ayan, lagi lang kayo magdasal na kahit na ganyan ang nangyari sa inyo, kailangan na buo ang pamilya ninyo, magkakasama kayo, magkakapatid, kasama ang tatay mo, yan, magtulungan kayo. Yan. At balang araw matutupad din ang mga pangarap ninyo. Okay? Yan. Maraming salamat sa inyo. Sa ngayon, wala akong dala kahit na ano, pero kahit pa paano, may papagbibigay. Kumain na ba kayo? Hindi pa kayo kumain? Lahat kayo hindi pa kumain? So, sige. Okay, mga kalingap, magbibigay po tayo ng panggastos nila. Ayan. Tanggapin mo yan, maliit na nakayanan ni Kuya. Maraming salamat po. Ayan. Walang anuman. Yan, kung ano, kung meron ako, kadalasan kasi dinadala ko bigas at saka grocery para konsumo ninyo. So ngayon wala akong dala para sa inyo dahil nirekomenda lang kayo sa akin ngayon. Actually, matagal na kayo nirekomenda ni Neng, kaya lang ngayon lang ako nakapunta ulit. Kasi nga siyempre, hindi naman ako ganun kalaking charity vlogger. Kaya nag-iipon lang din muna ako para may pangtulong din ako sa inyo. Ayan, so... Ayan, pagdamutan ninyo yung ano yung aking ano yung aking na itulong sa paraan na kaya ko. Okay, mag-alala, lagi ako mapapasyal dito sa inyo. At sana dalangin ko na sana may tumulong sa atin yan para mapaayos ang inyong bahay. Yan, manawagan kayo ulit, Princess at saka Annabel. Sige na. Nananawagan po ulit ako. Sana po matotoo po na mapayos po itong bahay namin. At sana pag napayos na po itong bahay namin, sana po umuwi na din po yung mama po namin para po sama-sama na kami. Yan, yan ang wish mo. Yan ang wish mo. Sana, no? Sana. Sana magbago isip ng mama mo, diba? Okay, yan po mga kalingap, ano? Na napakagagandang bata na iniwan ng magulang. So, mabuti na lang at nandito kayo sa kustodiya ng inyong ama. Yan. Okay, yun po mga kalingap. Yan. Maraming salamat. Maraming salamat, Huawei. Yan. Ang laging sinasabi ni Kuya Mail, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Mabuhay tayong lahat hanggang gusto natin ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Yan, sana pagpalain tayo, Princess Annabel, Huawei, na sana may tumulong sa atin para mapagawa o mapaayos itong bahay nyo. Kahit na ganito lang kalaki, ang importante may natutulugan kayo na maayos at sama-sama kayong magkakapatid. So, ayon, ang laging sinasabi ni Kuya Mel, I love you 3 times a day. Bye-bye.